Nakipagsapalaran ako sa Maynila Cup eh. Ganon? Oo, taga Isabela po ako, wala akong alam sa Maynila eh. Tapos pumunta dito? Punta ako, nag-college ako dito Cup. Factory.
instructed. With the refreshing wiper system on after an initial lift off. Yes. Hi guys, we are here right now at Cotabato flying with Aaron. It's my first time to fly with Aaron. Hello. And Aaron is a product of the cadetship program, di ba? First batch? First batch, ka. First batch. And dun sa mga nagtatanong, galing si Aaron sa Filska. Filska, Filska. Yan. First time kong makakalipad na galing sa Filska or first time kong nalaman na may nakalipad akong galing sa Filska. Baka naman yung mga nakalipad ko dati eh. Galing na sa Filska. So, we are going to fly 4 legs today. We already flew here to Cotabato as you have seen. Tapos, ako ulit yung lilipad papunta sa Manila. Mamaya naman, may lipad kaming Osamis. Osamis kami. Osamis. First time tayo magkakalipad, no? First time, first time. Okay, so it's going to be a long day for us today. Flying later to Osamis. Buti na lang, weather is good. Good. Yan. Kung nakita nyo kanina yung approach namin, tawag dito? Makikita nyo yung terrain, kaya isa yun sa mga considerations talaga dito sa Cotabato sa paglalan, yung terrain. Hindi, chamba. May mga nagtatanong sa akin madalas, ano daw yung trabaho ng FO? Trabaho ng FO, Captain. Ano ba trabaho ng FO? Captain, medyo madami yan, Cap. Madami? Oh, pero ang pinaka bottom line, anong trabaho niya? Bottom line, Captain, to assist the Captain. To assist the Captain, at saka? Monitor the flight. Yeah. Monitor the flight. Hindi lang. Kapag ikaw yung pilot flying, you fly the aircraft. Fly the aircraft. Ha? Merong mga misconception kasi na pag FO, hindi ko alam ha, bakit yung ganun yung misconception. Yung iba, pag FO, hindi pa siya piloto. Pareho kaming piloto. Pag may nangyari sa akin, meron kaming parang isa sa mga procedures na kailangan naming bantayan, yung incapacitation. If something goes wrong at hindi ako makaperform ng duty ko, ma-incapacitate ako, siya yung gagawa ng lahat. Yes, Captain. Siya yung lilipad ng aeroplano, siya maglaland ng aeroplano, lahat yun. So kung ano yung ginagawa ko, yun din yung kaya niyang gawin. So pareho kami ng responsibilities. Pag siya naman yung lumilipad, ako nagmamonitor sa kanya. And lahat yun, asan yung papel mo kanina? Yung kanina, yung preparation. Dito kasi. Sharp eh. Yeah. So kanina, nung nagbe-briefing kami, pagdating ko sa aeroplano, pagdating ko sa dispatch, meron na siyang listahan ng lahat. Andito kung ilan yung fuel na i-burn namin, ilan yung fuel na gagamitin papunta, pabalik, taxi, anong oras, anong altitude, ano ang weather sa destination. Nandito lahat, nakalista. So pareho kaming nagpe-prepare nito. Sharp na sharp tong kalipad ko, talagang lahat naka-ano. Ah, ang galing. So, lahat yan sa preparation ginagawa namin. So, kung ano yung trabaho ko, yun din yung trabaho ng first officer. That's what we do when we fly. We always work together as a team. Not just us, but also the cabin crew. Tama ba ako? Tama, Captain. Taga saan ka? Ano? Isabela talaga. Isabela. Isabela. Oh, both parents daw from Isabela. Oh, sino shoutout ko? Parents ko. Parents mo, yun. Anong first name ng parents mo? Lalaine and June, Captain. Oh, Mami Lalaine and Daddy June. Shout out sa inyo. Shout out. Dito na yung anak ninyo, lumilipad. Tapos, yun. Buti na lang, maganda weather dito. At saka, wind is calm when we landed. 1005 knots. Well, practically calm yung, yung hangin. So, hindi masyadong mahirap mag-land ngayon. Tapos, runway 10 pa. Favorable for us. So yun lang, we'll be taking off from here again. We are done with everything, including our preparation, including the briefing. So we're just waiting for everything to be boarded here again sa Cotabato. As you all know, this is like my favorite destination. Kwan ko na to, franchise ko na to. Ha? Manila, Cotabato, and vice versa. Parang jeep lang. Yeah. Trademark na ni Captain. Trademark, Cotabato. Yun lang. So see you later sa Manila.
you at TOPILOTS. Yes. Sarap ng kain na kasama ko. Nagre-relax na eh, kaya pwede nang kumain. Salamat po. Tama yan. Healthy pa yung pagkain mo? Healthy to, Captain. Healthy, ha? The best. The best. Okay. Yeah. Favorite. Arroz a la Cubana. Arroz a la Cubana, yes. Sarap. 2783, Cubana's delivery. Good afternoon. Good afternoon, sir. Cebu 783, Airbus 320, request ATC to Osamis, flight level 370. Cebu 783, to signal on your class, standby. Standby, Cebu 783. Ready to copy, Cebu 783. Cebu 783, clear with control routine, Boulevard, Papa 461, Whiskey 3, Bravo 472. Maintain a ring climb, 3,000 feet and further advice. Expected elevator to Verde, squawk 4042. Cebu 783 is cleared until Albin by radar vectors Verde, Alpha 461, Whiskey 3, Bravo 472, runway heading climb 3,000, squawk code 4042, Cebu 783. Cebu 783, to secure on street correct, contact Manila ground, F121-8 for start up, good day. 121-8 for start, Cebu 783, good day. 121-8 for start, we're clear to Osamis via Verde, Alpha 461, Whiskey 3, Bravo 472, runway heading 3,000, radar vectors to Verde, squawk 4042. Check. Alright, TOPILOTS, nandito na kami ni Aaron sa Manila. Hello! Yan. Actually, papunta na kami ng Osamis. Tapos na kami mag-prepare lahat, nakapag-briefing na rin. Meron na rin kaming clearance. So, syempre, unahin muna natin yun bago yung pagbablog. pero ngayon, naghihintay na lang kami matapos yung lahat. So, nagre-relax na kami. Kaso, merong, may linya na ulit sa startup sa runway 13. So, ibig sabihin nun, maraming paalis na aeroplano at hindi nila kayang i-accommodate agad-agad, kaya sinisequence na ulit yung kung sino yung mauuna na mag-start. Yan. Ibig sabihin yan, madami na talaga tayong flights ngayon. Dami naming pasahero, and daming Ngayon yata, ang flight to Cotabato, tatlo ba? Tatlo. Dami na. So, yun. Okay na kami dito. See you at Osamis. Osamis, Captain. Oh, mamaya, interviewin natin to. Take you there. Guys, ito kami ngayon. Maulan na maulan dito sa Osamis. Si Aaron kanina yung nag-land. So pag-land namin, saka palang umulan. Good boys flying. Good boys flying. Okay lang yung paalis na umuulan. Huwag lang yung pa-landing na malakas ang ulan. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. Saan ka nga ulit nag-flying? Sa batch 1 ng di ba, ng cadet, pero nabanggit mo sa akin kanina nag-flying ka na sa PILS ka. Yes, Captain. Oh, graduate yun. Na PILS ka. Graduate na siya. Yes, may PPL ka na nun? Yes, sir. CPL? Meron na din, sir. CPL ka na din nun? Yes, sir. Daya! Joke. So CPL ka na nun, tapos sakto naka-anong cadetship. Yes, sir. Panalo! Saan yung flying nyo? Sa PILS ka? Sa Lingayen po. Lingayen. Doon kayo nagta-touch and go. Yes po. Yun. Fly fast. Pero no, that time wala pang libre? That time, Kap. Wala pang libre po nung time ko, Kap. So binabayaran mo pa yun? Oo. Oh, wala pang libre. Pero ngayon may libre na, di ba? May scholarship. Meron, simula 2018 po hanggang ngayon. Libre na scholarship. Yun. Scholarship. Wala namang matagal na hintay? Wala ka. Wala? Tuloy-tuloy po. Swerte, so yun. Sa mga naggugustong mag-flying.
kasama na yung ano mo doon, BS degree mo. Tama. Diba? Sa fields ka. Meron ka ng college degree, libre flying mo. Tama. Sa fields ka. Pero kailangan mo, maganda yung grado kasi hindi ka naman magka-qualify kung, ano, kung mababa yung grado mo. Siyempre, yung paaralan, gusto nilang kumuha ng somebody na medyo may ano din, may konting kukote rin, may konting utak. Di mo makailangan sobrang mag-excel, di ba? Hard work. Hard work, yan. I always say that. Hard work and work wisely. Hindi mo pwedeng puro banat ka ng banat ang buto. Dapat medyo iniisip mo rin yung ginagawa mo. So, gandahan nyo yung grado nyo. Yan, katulad na sinasabi ko palagi. Kapag wala kang pera, kapos ka sa pera, katulad ko dati. So, yung way ko, pumasok ako ng PMA, may scholarship. Tapos, Air Force. So, ngayon, yung feels ka, nagbibigay ng, ano, ng opportunity sa inyo. Pwede kayong maging piloto with college degree. Kailangan nyo lang mag-aral. Yun lang kailangan nyo gawin, di ba? Yes, sir. Tama po. Galing! Kumusta naman yung experience mo sa ano, cadetship sa ano? Nahirapan ako, Captain. Nahirapan ka? Nahirapan ako. Wala namang madali sa lahat, eh. Ha? Kahit naman ako, eh. Hindi naman madali lahat. Merong mga tao talaga na natural na ano, matalino. May taong sila natural na ano. Pero lahat siya nakukuha sa tiyaga. Never give up. Diba? Tama ka. Never give up. O, hindi mo, nandito ka na ngayon. Kahit nahirapan ka, andito ka ngayon. Kasi kung nag-give up ka noon, wala na. Tama ka. Wala na, diba? Since kailan mo gustong maging ano? Tingin ko, bata ka pa. Bata pa lang, Kap. Kasi yun talaga yung ano, course mo. Nakipagsapalaran ako sa Maynila, Kap. Ganon? Oo, taga-Isabela po ako, Kap. Wala akong alam sa Maynila, eh. Tapos, kung taga dito? Taka nag-college ako dito, Kap. Talagang pinus ako ng magulang ko para piloto. Napanghihinaan ako nun ng loob din, Captain. Bakit? Mahirap, Kap, eh. Una sa lahat, yung financial. Di ba alam kung saan kukuhanin. Oo. Eh, pagka-college ka dito sa Manila, hindi lang naman yung piso ng kailangan mong i-provide. Pati totoo. Everyday needs mo. Totoo. Apartment mo. Transportation, pagkain. Ubus talaga, Kap, eh. Bayad sa kung ano-ano. Lalo sa mga katulad kong probinsyano lang, Captain. Wala naman yan, pare, kung saan ka galing. Ang importante kung ano yung gagawin mo para ma-achieve mo yung goal mo. Yun talaga yun. Yan, di ba? So, tandaan nyo yan. Actually, guys, naghihintay na kami ng oras. Tagal ng EDCT namin. Tagal ng time namin makadepart dito, eh. Kaya, yan, nagpapatay na kami ng oras. So, since na-prepare na namin lahat, si Aaron ulit yung lilipad sa atin papuntang Manila. So, tandaan nyo yan. Nakukuha lahat yan sa tiyaga. Tama. Never give up. Kasi when you give up, wala ka ng laban, di ba? Paano ka pa man nanalo kung hindi ka lalaban sa umpisa pa lang? Di ba? Tama ba? Tama, Captain. O, saka. Tara. Agree, Captain. Let's go to Manila. Captain. Last leg of the day. Win na kami. 3 hours later. Topilots, andito na kami sa Manila ni Aaron. Yes, sir. Tapos I'm really sorry. Hindi ko na lang... Hindi ko na videoan yung pag-landing sa Manila. Kasi wala na, eh. Busy na kami masyado, eh. So, syempre, mas priority pa rin namin talaga yung lipad. Itong pagbablog natin, secondary lang naman yan para ma-share natin sa inyo. Pero syempre, ang priority natin, yung lipad. Kailangan safe na safe tayo. Eh, kanina masyadong busy. Pangilan tayo? Number 10. Number 10. On the approach. Yan. But generally, everything is okay. May mga cloudiness, may mga thunderstorms. Pero generally okay naman yung ano namin, yung paglipad namin dito. Ayan, good boy, eh. Good sayang, ganda pa naman ang landing ni Aaron sa Manila, hindi ko nakakunan. Get over, sir. Anyway, yun guys, tapos na yung araw natin, tapos na yung 4 legs for the day. This is our life. Ayan, after the pandemic, although pandemic hasn't ended yet, pero almost there na tayo. So, tuloy-tuloy lang. Marami na talaga yung lipad natin. Tuloy-tuloy lang. Tama ba, Idol? Tama, Captain. Oh. Tama po. So, alam mo nang gagawin ngayon. Kailangan mo magbigay ng advice sa mga natin. Captain. Kasi, syempre, iba-iba tayo ng experience sa buhay. Tama po. Ikaw, kung ano yung na-experience mo, anong advice mo sa kanila doon sa mga ano, nawawala ng pag-asa dahil wala silang pera, or gusto nila pero hindi nila alam yung gagawin nila, ano ba yung dapat gawin nila, or yung mga nandun na pero ano ba yung mga may offer sa kanila ngayon, yung mga opportunities, yun. Siguro, hello, Topilots. Siguro sa mga aspiring pilots natin dyan, may advice ko lang is, simple advice lang, best advice na may bibigay ko is,
Kasi, di ba, sa industry natin, alam naman natin na once in a lifetime yung mga ganitong opportunity. Kumbaga, parang one time, big time, ganyan. Yes. So, when the opportunity presents itself, parang ganon, dapat ready ka. Yun! Yung pinaka may advice ko lang, prepare yourself, be equipped, then kung ano yung mga makakaya mong gawin, for now, dapat gawin mo. Kung nag-aaral ka pa ngayon, galingan mo sa pag-aaral mo, mag-aaral ka ng mabuti. Kung nag-iipon ka naman, mas pag-ibihan mo pang mag-ipon. Kasi, di ba, sabi nga nila, yung opportunity only knocks once. So, dapat pagka nandiyan na yung opportunity, ready ka para hindi mo ma-miss yung opportunity na yun. Yun! So, yun lang. Yun lang yung may advice ko, kate. Ang bangis, thank you! Thank you very much, Kap. Narinig nyo yun. Naalala nyo, mga 1 year ago, may mga nagtatanong sa akin, Captain, dapat ba akong mag-ano ngayon, mag-flying na kasi wala namang hiring? Sinasabi ko sa inyo, kailangan nag-aral na kayo kasi katulad ngayon, hiring na ulit. Kung ngayon kayo mag-uumpisa pa lang, marami nang ma-hire na ano na nakapag-umpisa na, yung tapos na nila, ready na sila. Kayo, nagre-ready pa lang ngayon. Although, kung hindi nyo rin uumpisahan, eh kailan nyo pa uumpisahan? Kaya umpisahan nyo na habang bago pa lang ngayon, nagre-rehire na ulit lahat. So, para pag may opportunity ulit, yun nga, ready ka na, sabi nga ni Aaron. Okay, let's go. TOPILOTS. Approve, Captain. Thank you. Sige. The best, See you soon. Thank you. Bye-bye.